Magandang araw, Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Narito ang mga balita sa oras na ito. Isang miyembro ng NPA sumuko sa mga otoridad itong araw ng Martes. Ang ulat mula kay Jen Magdayaw. Isang rebelde na naman ang voluntaryo sumuko sa 3rd Marine Brigade at Marine Battalion Landing Team noong araw ng Martes. Kinilala ito na si Jenel Avila na may mga alias na Carl, Benhart, Jepoy at Obet na 25 taong gulang at residente ng Barangay Poblacion, Taytay, Palawan. Base sa report, si Avila ay miyembro ng KLG South Platoon SRMA-4E na kumikilos sa Southern Palawan. Ayon kay Jenel, nagdesisyon siya sumuko dahil sa gutom, kulang sa tulog at sobrang hirap na kanya dinaranas sa bundok dahil sa patuloy na operasyon ng ginagawa ng tropa ng pamahalaan. Bago si Jenel, halos 2 linggo ay mainauna ng sumukong rebelde. Halos 2 linggo ang nakalipas ay isa pang rebelde ang nauna ng sumuko sa mga sundalo kung saan ay nasa maayos na itong kalagayan at kasulukuyang pinoproseso para sa mga posibleng tulong nito na maaaring matanggap mula sa gobyerno. Hinikayat ni Manny Palawan Governor Jose Chavez Alvarez ang naiiwan pang miyembro ng rebelde na magbalik loob na sa gobyerno. Samantala, sa kasalukuyan ay hawak na MBLT-4 si Jenel at sumasa ilalim sa custodial briefing. Jen Magdayaw, Palawan News. Food cargoes at supplies exempted sa lockdown sa bayan ng Busuanga. Pinapayagan ng munisipyo ng Busuanga ang pagpasok at galaw ng mga goods, food supplies at cargo sa kabila ng kanilang umiiral na 14-day community lockdown. Ito ang nilinaw ni Mayor Elizabeth Cervantes na nagsabing tinitiyak ng lokal na pamahalaan na hindi magkakaroon ng kakulangan ng supply ang buong munisipyo. Ayon kay Mayor Cervantes, bibigyan nila ng delivery passes ang mga magluluwas ng food supplies at iba pang goods. Ang lahat ng food deliveries at mga cargos na papasok sa Busuanga o Coron ay kinakailangang kumuha ng kanilang mga pass mula sa Emergency Operation Centers o EOC upang ipakita ito sa border checkpoint. Ang 14-day community lockdown sa bayan ng Busuanga ay kasabay din sa itinakdang contact tracing ng Coron dahil sa nangyaring local transmission. Samantala, kasama din sa regulasyon na nilabas ng MITF Busuanga ay papayagan ng mga taga-Kulyon na tinapakan na makapasok o makapunta ng Busuanga. Subalit kailangan nilang kumuha ng travel pass mula sa kanilang munisipyong pinanggalingan. Samantala, alamin naman natin ang lagay ng panahon mula kay Pag-asa Local Chief Sani Paharilia. Magandang umaga po mga kaprobinsya ng Palawan. Narito po yung ating pagtaya sa lagay po ng ating panahon ngayon pong araw ng Huwebes, August 20, 2020. Patuloy pa rin po nating binabantayan o minomonitor ito pong low pressure area na ngayong umaga ay nandito po sa may 30 kilometers hilaga po ng Dait, Camarines Norte. Ito po ay kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa medyo mabagal lang na pagkilos, 10 knots, pero ito inaasahan na ngayong gabi hanggang bukas ng umaga ay daganap na tatama ito dito sa kalupaan at tatawid bukas po hanggang gabi patungo dito po sa may kanluran ng Extreme Northern Luzon. Ang low pressure area na ito dahil nga po sa lapit niya sa kalupaan ay hindi na inaasahan na magiging isang ganap na bagyo, ngunit magre-re-emerge po siya pagdating dito sa West Philippine Sea bilang isang low pressure. At dahil po dyan, matuloy niya pong hinihila itong ating punghaing habagat, nagdudulot po na itong mga makapal na mga kaulapan, medyo moving na mga cloudiness dito po sa kanlurang bahagi ng ating bansa. West ng Southern Luzon, western part ng Visayas, western part din po ng Mindanao. Kasama po dyan, of course, yung Maropa area, Palawan, medyo may mga pangulap at pagulan po tayo. Mas maraming pagulan sa Calamianes at extreme north ng Palawan dahil nandito po yung convergence ng westerly at saka southwesterly winds. Pero lahat ng bahagi ng Palawan, kasama po yung Balabac, medyo maging maulap po yan ngayong araw at mayroon pong mga pag-ulan-ulan. Kasalukuyan, wala rin po tayong gale warning. Pwede pong pumalaot ang ating mga kaubayan ng mga mangingisda. Yun nga lang, dahil sa makakapal na ulap na yan, pwede pong magdulot yan ng downburst o bigla ang pagbagsak ng makapal na ulap, magdudulot po ng dagli ang paglakas ng hangin. Consequently, tataas din po ng bahagya yung mga alon. So sa ating mga manlalayag, mangingisda, yun lamang po yung intuyo pong bantayan. Mag-ingat po kung mayroon pong makapal na ulap na diretang overhead sa inyo. Mula po dito sa Pag-asa Puerto Princesa, Sani Paharilia, diretang ng ulan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Rachel Garancial, magandang araw.